up mga kumpanyero? It's your kumpanyero Eller Davino. Welcome back to my YouTube channel. By the way, if you're new in this channel, please subscribe and click the notification bell to get notified every time I upload. For today's video, it's not all about skincare, but I hope na mapanood nyo to mga kumpanyero kasi different to sa mga ginagawa kong vlog. These past few weeks mga kumpanyero, nakasama ko yung mga high school friends ko and marami akong na-realize sa kanila. So, if you want to know more, just keep on watching. On and on we'll go. So, this vlog is all about life and dun sa apat na kaibigan ko. If you don't know, I'm 22 years old. Magto 23 na po tayo ngayong September 5. So, happy kasi I'm still alive. And mag-birthday pa ako sa September 5. Kasi sobrang halaga ng buhay mga kumpanyero. Kaya ingatan nyo yung mga sarili nyo. Like ngayon, nag-trending si Mahal. Nakaka-vlog lang ng isang araw. Ngayon, wala na siya. Napakasad nun mga kumpanyero. I'm happy din mga kumpanyero kasi andyan kayo and patuloy kayong sumusuporta and nanonood sa mga vlog ko. To be honest mga kumpanyero, last Monday, hindi ako nakapag-film kasi dumating nga yung mga kaibigan ko nung high school. Sobrang tagal na namin hindi nagkikita. Like, 5 years na ata, 6 years mula nung nag-college ako sa LPU. Kasi may iba't iba na rin silang pinasukan. And hindi rin kami nagkakasama-sama. So, hindi ko napapangalanan yung mga kaibigan ko kasi ayoko silang ma-expose. Pero nagbe-birthday kasi si Sheena. Si Sheena na lang ipapakilala ko sa inyo kasi isa na siya shoutout ko dito sa vlog. So, magbe-birthday siya nung 31 mga kumpanyero. And sabi ko, bago mag-31, tara, mag-sangkit naman tayo and let's chill. Pero hindi ko akalain na marami palang sasama. Dadating pa yung tatlong kaibigan ko. Alam mo yun, kahit 6 years na kami hindi nakikita, yung warm welcome namin sa isa't isa is andudod pa din mga kumpanyero. Kaya I'm so happy na, di ba ngayon mga kumpanyero, nakikita natin sa Facebook na parang hindi natin nakikita yung mga kaibigan natin and hindi rin natin nakakasama and nagtatampo tayo. Pero yun mga kumpanyero, nung nakasama ko sila, sobrang happy ko pa rin. Ganun pa rin, sobrang kalma pa rin na parang mga high school pa rin kami mga kumpanyero. Sobrang tagal namin talaga magkakausap, like umabot na kami ng gabi. And sa sobrang tagal namin pag-uusap and sa sobrang miss namin yung isa't isa, yung isa kong mate ay nag-decide na mag-overnight. I'm so happy na kilala pa din nila ako and kilala pa din namin yung isa't isa. Ayun na nga mga kumpanyero, usap mang kaibigan tayo. Marami tayong nakikita ngayon sa Facebook na parang nawawala na yung mga kaibigan natin, parang nalalagas na sila. Ako, sobrang dami kong kaibigan, like nung high school, nung college, sobrang dami kong kaibigan. Pero alam mo yun, yung parang hindi na kami nag-uusap-usap, hindi rin kami nakikita-kita. But yung iba nakikita-kita, ako lang yung hindi nila ako sinasama. I don't know why, pero okay lang para sa akin yun kasi mas okay yung kasama ko yung mga totoo kong kaibigan kesa sa mga hindi. Kasama mo nga sila. At saka, 4 years, 3 years na kayo magkakasama. Pero at the end, alam mo yun, mas okay pa yung gano'n na nawawala yung mga kaibigan nating hindi talaga tunay na kaibigan mga kumpanyero. Kasi doon ka mas titibay at doon ka mas sasabihin mo sa sarili mo na kaya mo pala. Okay lang na mawalan tayo ng mga kaibigan kasi may dadating at dadating pa naman. At ngayon mga kumpanyero, hindi na ako nakikipag-communicate ng sobrang tagal. Hindi na ako basta-basta nagbibigay ng tiwala kasi like yung 5 years to 4 years na mga pagkaibigan ko sa kanila, bigla na lang silang nawawala at bigla na rin silang nakakalimot. Alam mo yun, ayoko nung ganung kahabang taon at panahon, pagkatapos sa huli wala din naman. Kaya ngayon, I'm decided na, sige, mag-let go kayo kung mag-let go kayo at okay lang sa akin and happy ako doon kasi alam kong malaking matutulong nyo sa akin as a person. So, ngayon yung pandemic mga kumpanyero, naisip ko na ang dami kong achievement na hindi nagagawa, ganun. Pero sila, nung nag-open na sila, sobrang bigat pala nung dinadala nila mga kumpanyero. Like, ito sisimulan natin sa una kong mate. Nakapag-asawa agad siya ng maaga mga kumpanyero. And I'm so happy for her kasi may baby na siya.
Pero may problema din siya mga kumpanyero. At hindi ko akalain na iiyak niya yun sa amin. Na sasabihin niya hindi pala ganun kadali ang mag-asawa ng maaga. And sabi niya nga na parang hindi sila good ng asawa niya ngayon. Sabi niya na ganun daw yung asawa niya. Hindi daw akala niya sa una. Yun na daw. Hindi niya pa pinakikita yung mga bagay na pinakikita niya ngayon. Yung hindi siya nire-respeto as a tao na lang. Tao, babae, asawa, ina ng anak niya. Yun na lang, pero hindi pa nabibigay yung ganung respeto. And sabi niya, ano daw magandang gawin? Ang opinion ko naman doon sa kanya is, sabi ko, huwag siya magdidesisyon ng sarili lang niya kasi may anak na siya. Pag nagdidesisyon siya, lagi niyang iisipin na meron din siyang anak. Like, paano na yung bata kapag nawala ng father in the future? Pero kung sobra ka na naman at sobra naman ang ginagawa sa'yo ng tao at alam mong hindi nakakatulong sa'yo at sa anak niya, okay lang. I-let go mo na kasi hindi yun makakatulong sa'yo as a person. Hindi yun makakatulong sa'yo para makamit mo yung dreams mo. Kasi diba sa atin, kapag andyan na yung future wife and husband natin, sila yung tutulong para ma-achieve natin yung mga dapat nating achieve sa buhay. At kung alam mo naman na siya yung hadlang para ma-achieve mo yung mga ganong achievement mo sa buhay at yung mga, alam mo yun, yung ikakatagumpay nyo, just let go na lang. Or kung gusto naman niyang magbago, ibigyan mo siya ng mahabang panahon para makapag-isip-isip. Hindi yung konting suyo is babalik ka na agad. So yun lang yung masasabi ko sa ganong situation. And then, yung isa ko namang classmate, mga kumpanyero, hindi ko na rin papangalanan. Hindi siya nakapag-aral agad. I think 3 years siya tumigil. So, alam mo yon, napatigil siya ng 3 years sa pag-aaral. And ngayon, bumabalik na siya. And I'm so happy for her kasi second year college na siya. And nagtitake siya ng accountancy. Sabi niya, marami pa daw siyang dapat i-achieve sa kanyang buhay. And sad lang kasi last November, mga kumpanyero, nawala na yung mami niya. And sobrang hirap ng mga kumpanyero. Kaya ngayon, kung adyan pa yung mga parents niyo, mahalin niyo sila, mga kumpanyero. Kasi sabi ko doon, paano kaya yun? Paano niya kaya pinagpapatuloy ang buhay? Hindi ko nga natanong yun, mga kumpanyero. Pero happy ako sa kanya kasi pinagpapatuloy niya yung pag-aaral niya. So kaya din, mga kumpanyero, ipagpatuloy niyo rin yung pag-aaral niyo kahit gaano pa kayo tumigil man kayo ng 2 years, 1 year, basta't buhay at kaya nyo, ipagpatuloy nyo. And then yung sa pangatlo naman kong kaibigan, hindi ko na rin siya papangalanan, umiyak din siya mga kumpanyero kasi may family problem sila dati pa, I think elementary or high school. Pero nung elementary, hindi ko sila mate. Hindi ko pa siya mate, pero nung high school, naging classmate ko na siya. So, ayun nga mga kumpanyero, meron silang family problem and kinaanuhan siya ng mga kaibigan niya, nilalayuan siya. And kami naman mga kumpanyero, hindi namin siya nilalayuan kahit alam na namin yung problem niya. Sabi niya, ganun daw yung problema ng family niya. Sabay-sabay kaming nagsalita na, yes, alam namin. Pagkasabi namin ganun, lumuha na lang siya. And sabi niya is, talaga, alam nyo? Ang tagal na, sabi niya, parang alam nyo na hindi niyo ako nalayuan. Sabi, oo naman, ba't naman namin ikaw lalayuan? Kasi yung iba niyang mga kaibigan, mga panyero, lumayo na talaga sa kanya. Yun yung maling ginawa niyo doon sa isa kong mate na yon na nilayuan niya siya. And happy ako ngayon sa kanya, mga panyero, kasi yung magandang trabaho niya. Kahit ngayong pandemic, and breadwinner din siya sa kanilang family. Kaya sobrang saya ko sa'yo at na-achieve na unti-unti yung mga dream mo para sa family mo. Sobrang happy niya, so sobrang saya niya, napayak siya kasi alam mo yun, alam na namin yung situation ng family nila pero hindi pa din namin siya iniwan sa point na yon. And gayon, mas lalong tumibay yung pagkakaibigan namin kasi minsan kami mga kumpanyero sa mga magkakaibigan namin, nag-aanuhan kami, nag-aasaran kami, pero in a good way naman mga kumpanyero na mapapatawa kami mga kumpanyero. Pero yung mga ganung bagay na family problem na ipang-aasar mo, ipang-bubuli mo, ibang dating na yun mga kumpanyero. Kaya dapat din natin ilugar yung mga, alam mo yun, yung mga biro natin sa tao. And dun ko masasabi na yung mga classmate ko, akala ko ako lang yung may alam, pero yung mga classmate ko alam na rin. And I'm so happy kasi hindi sila nagbago yung pakikitungo nila sa kaibigan ko na yun. Lagi niyong tatandaan na
kahit anong problema mo, panyero, lagi nyo lang siyang kapitan at lagi nyo siyang kausapin. And happy ako sa kanila kasi nailabas nila yung mga emotion nila. Hindi sila uuwing malungkot, mga panyero, kasi that time pinasaya ko sila. Pero ngayon, na-realize ko na huwag natin sukuan ang problema, kailangan lang natin ang kadamay. Lalo na kayo, mga panyero, kung kailangan kayo ng mga kaibigan nyo, bigyan nyo sila ng time at panahon. Katulad ko, isang araw, bigyan nyo sila para mailabas nila yung mga emotion nila. Kasi alam po, nakakatulong tayo sa ganong part, mga panyero. Alam po, natulungan ko sila. Kasi kung hindi sila nag-stay dito sa bahay, hindi nila mailabas yung mga ganong problema. And happy ako sa kanila kasi sobrang strong nila. Iba yung background natin, mga panyero, white na. Mag-comment lang kayo sa comment section kung okay lang yung background natin. So, ayun, mga panyero, dito natatapos ng vlog natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. And I hope na minapult kayo sa vlog na to, mga panyero. Napaka-special lang vlog na to. That's it for today's video. If you like it, give thumbs up and comment your thoughts down below because it will be highly appreciated. And make sure to follow me on my Instagram account, which is @LaRubino_. Thank you for watching. Bye-bye. Stay hydrated and save the earth.